anonym nya ha Cheska. Okay. Yes. Thank you, Mels. Okay, so si Mel din yung sa unang bring me. Ito na yung labanan ng utak, slash, technically, malalaman kung sinong nakikinig o natutulog pag nagtuturo ako. Lugi dito yung maraming absent. Yung mga medyo hindi agad-agad nakarating, late. Okay, so medyo hindi nagno-notes. Okay, so first, medyo mahirap to. Medyo ito yung pinaka-boring part ng game. Pero dito ko lang malalaman kung nakikinig kayo. And at the same time, lesson learned na next time may paganito. At imagine ninyo kung live natin to gagawin, mas makulit. So, okay. Ito na. So, first to 10 points yung mananalo. Okay, kung may maka 10 points. Kung hirap na hirap kayo, hanggang 5 points lang tayo. Okay. So, yung wala nang mind, wala nang keyword, sagot agad. Okay? Ready? Narinig lahat? Okay. Sino? Ang anak ni Abraham? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi. Kailan pa naging anak ni Abraham si Moses? Hindi. Okay, mali. Okay, next. Second question. 3 seconds lang or 3 to 5 seconds lang. Next. Ano yung name ng food nila Moses every day? Yung every day nilang kinakain. Okay, Melissa, good job. 1 point. Okay, next. Ilan ang all-in-all total ng talents na nakuha nung servant ng master na originally binigyan ng 5 talents? Kung may nakakaalala pa. Ilan yung total ng talents na nakuha nung 5? Okay. Wala na? Okay. 10. Kasi dinoble ni God, nung master niya. So, from 5, naging 10. Okay, next. Tatlong identity na binigay ko sa inyo. Name 3 identity na binigay ko sa inyo. Marami na akong identity na sinasabi. At least tatlong identity. 4, 3, 2, 1. Okay, wala nakikinig sa akin. Anong bell, ha? Ano, Mona? Ano yun? Okay, next. Ilang years naglakad si Moses at ng kanyang mga kasamahan? Okay, good job, Melissa. 2 points. Mga first to 5 points lang tayo kasi talagang wala nakikinig sa akin. Okay, next. Sino ang daughter-in-law ni Naomi? Sino ang daughter-in-law ni Naomi? 5, 4, 3, 2, 1. Good job, Sheena! Okay, 1 point, Sheena. Asan si Sheena dito sa list? Okay, go. Next. God gave us beauty for blank. Beauty for blank. 5, 4, 3, 2, 1. Good job, Meldy! Good job, Meldy! Ashes, correct! In fairness kay Meldy talaga, oo. Ano pa yan, ha? Hindi pa nakikinig yan. Nagbebenta pa yan. Okay. Naalala niyo yung fruit na sabi ko huwag niyong kakalimutan? Nagpakita pa ako ng fruit noong time na yon. This symbolizes that you are untouchable! Good job, love! 1 point! Okay, next. Ano, sunod ba tayo? Ayan. Saan ilalagay yung blood sa Passover para hindi ka, lagpasan ka ng spirit of death? Okay. Sino na yun noon na? Annalie. Okay, first point ni Annalie. Okay, next. Anong meaning ng name ni Joseph? Anong meaning ng name ni Joseph? 5, 1. Mali. Mali. Ano, Joseph the Dreamer, Annalie? Ayun sa Egypt, saan siya napadpad? Kasi nakapatay siya ng tao. 5. Mali, Mona. 4, 3, 2, 1, 0. Okay, mali. Next. Meaning ng Isaac. Isaac. What's the meaning of Isaac? 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ibig sabihin, he laughed. Tumawa. Nag-explain pa ako ng dati, pero... Yan. Google, ha, love? Okay, next. Okay. Ito, medyo personalan to. Personalan. Wala sa lesson. Any soul sister na dating umaten, pero wala ngayon. 5, 4. Okay, good, Mona. Nakasagot ka rin, Mona Lisa, na tama. Okay. Next. What's the meaning of Naomi? What's the meaning of Naomi? 5, 4, 3. Google pa mo. Ano? Mali, Mona Lisa. Hula-hula ka. Tama, Mel, pero time's up na. Google pa more. Okay, next. Saan tumawid sila Moses? Ito, madali na, ha? Saan tumawid? Hindi sa Pasig River. Okay, Annalie. 2 points. Saan si Annalie? Okay. Konti na lang. Okay. Ilan ang plague na pinadala ni God sa Egyptians? 5, 4, 2. Sino na una? Si Melissa. Okay. Huh? Teka lang, kahit ako, hindi ko na rin tuloy alam yung sagot. Yung sagot. Sandali. Okay, 10. Sinong nauna sa 10? Si Annalie. Okay. 3 points, Annalie. No, no. Ay, wait. Sino nauna? Sorry. Melissa pala, sorry. 3 points, Melissa. 2 points, Annalie. Sila yung nagtatalo ng points. Saan na ba yung question ko? Okay, konti na lang. Okay. Ilang months kinip tinago ng mommy ni Moses si Moses sa mga Egyptians? Ilang months niya tinago bago niya ni-reveal? Grabe yung mo, grabe yung 10 months, Jean. Nanganak na yung nanay ni Moses, tinago niya pa rin. Nanganak na, tinago pa rin. Okay. Okay, so far, si Melissa yung nanalo dun sa ating Q&A. Good job, Melissa! Hindi ko alam kung nagno-notes, mabilis lang sa Google, o may nag-google sa tapat. Pero mukhang nakikinig naman, in all fairness. Okay, thank you, Melissa! Okay, so now, break tayo ng konti sa boses ko, talent na, which is si Annalie ang first na magta-talent. Ahoy! Go, Annalie! Go, Annalie! Miss Jams, wait lang kasi sit-up ko pa. Gagamitin ko yung laptop sa baba. Oh, sige. Ready mo lang. Sandali. Ready ko muna. Sige, ready mo na. Pero i-announce ko lang muna yung isang award na di bali hindi naman ikaw yung nanalo. Kaya pwede mo na muna i-set up. Okay, sige. Yung first award natin, na main award is ano hula nyo? Ano hula nyo? Best in ano kaya? Kaya ba itong damit natin? Pakpak. Okay. Yung isa sa mga award natin is Best in Background. Okay? So, itong Best in Background na to, hindi to pagandahan ng nasa wall mo. Love, hindi to pagandahan ng kamay. Okay. So, ito is more likely sound, less stress sa background, hindi ko laging minumute. Hindi distracted, more or less obvious to eh, kung sino to. Kasi more or less, yung taong hindi distracted, walang problem sa sound, walang problem sa noise is, walang anak. Sino walang anak sa atin? And then, tsaka in all fairness, kasi siya yung laging nagba-background, nag-e-effort pa siya ng background, nung nag-storytelling kami ng about horror noon. So of course, sino to? Okay, i-reveal na. August, September, October, November, December. 6 months, ayan. So ayan, oh, nag-effort siya ng background niya dyan na nagkikwento siya. So talagang, na-feel ko talaga yung story niya kasi yun yung time na kinikwento niya, yung nagkataon niya sa office. So talagang may effort ng ganon. So, hindi ko naman sinasabi na lahat tayo dapat may ganyang background. Pero at least, hindi lang sa background na background talaga, but more like sa noise, sa sound, sa katmaaral, let's try to be less distracted. So, ayan, yun ang award mo, Sheena, Best in Background. Kung saan yung Best in Background. Thank you, madam. Okay, so ayan, si Sheena na yon. Ready na ba, Annalie? Ayun, ready na yata siya. Ready, Annalie? Wait lang, ha? Okay.
Kita-kita yung kwarto namin, masyadong maliit lang. Keri lang. Miss Jobs. Mm. Miss Jobs? Yeah. Ipaparinig ko sa iyo kung marinig ba ako pag andon ako sa kabila. Sige, sige. Ay, sa banda doon. Mm. Marinig ba? Okay lang. Marinig ba pag nasa malayo ako? Miss Yes. Jobs? Yes. Ah, okay, sige, thank you. Aww. Okay, start na po. Okay. Sabi ko sa inyo, parental guidance. Iyak nung una at kinabahan ako kasi may kama. Okay, meron tayo ditong ano, secret judge sa gilid-gilid. So ay kumaway ka para hindi bias yung ano ko, yung decision ko. Okay? Okay po, okay po. Okay. Next, bring me na tayo. Kailangan ko na ulit yung shot. Okay. Very happy. Ready, Annalie? Okay ka na? Okay. Okay. Okay, ready. Pinaka-sweet na picture mag-asawa or jowa. Keyword, mind space picture. Mind space picture. Sino nauna? Oo nga, no. Mali, kahit naman hindi na jowa ngayon.
Melissa, go! Live yung kay Sheena! Melissa, ang duga no kay Sheena. Okay, Melissa, go! Asa na, Melissa? Ha, yun! Sabi ko, pinaka-sweet! Wala na bang lalambing doon? 5 seconds! Sweeter! 5, 4, 3! Sweet! Okay! May kasama ng dessert, kaya sweeter na. Okay. Okay. Thank you, Mel. Next. Ready? Notes mo for Bible study. Keyword, mind space notes. Mind space notes. Mind space notes. Mind space, okay. Mona Lisa, ay, sino na una? Love. Okay, agad-agad. Agad-agad talaga. Okay. Okay. Next. So, magta-talent na tayo ulit para makahinga ng very light. Talent na ni Meldy. So, ito po, mga kaibigan, ang nanalo last time na tinatry nating patumbahin. Literal. Literal, di ba? Literal na literal. Wait, tayo, sync ko lang yung camera. Ah, sige. Habang isang lang. Ah. Okay. Habang nag-aalis ka ng camera, sasabihin ko na yung next award. Next award is... Sige. Miss... Joain, joke. Joain talaga. Okay. Got ready? Nagugulo-gulo kasing damit ko. Ay, ready ka na yata. Ready ka na ba? O award na? O ready ka na? Awa ka muna nga, please. Ready na? Okay, mukhang ready na. Pwede mo lang sa screen share nga. Impromptu pa yun, ha? Impromptu pa yun, ang ganong lagay. Okay. Thank you, Melz. Ano masasabi nung, ano, ng ating ano, guest judge? Impromptu yun, ha, ga? Hindi niya masyado pag kasi di, kung hindi niyo po alam nagsend ako ng oo kasi nga 'di ba nasunugan si sila Mel, so hindi talaga siya sure kung makaka-attend siya or not. So ano masasabi mo? Kung may headdress kaya may headdress din siya kasi hindi kita nagbuka sungay, 'di ba? Sige, papaputol na tayo in a few seconds, so ika-cut ko na lang tapos balik tayo tapos ano na natin yung next na award. Okay? Maliban sa'yo, sino'y tingin mong Miss Photogenic? Parang si ano, si Sis Mona. Mona M, Mona Lisa. Mona, Mona. Mona what? Mona what? Mona Malibiran po. Okay. Okay, ikaw din, Melissa. Mona Malibiran. Okay, tingnan natin. Grabe ka, Mona. Parang binayaran mo sila dyan. Tingnan natin kung sino ang preba, kung sino nga talaga ang Miss Photogenic. Okay, kahit sa ang angulo yan, chinek ko talaga kada present siya is for picture. Ayan, hanapin nyo siya. Kahit hindi siya nakatingin, nakasmile siya, kahit na umiinom ng kape, nakangiti. For some reason, lagi siyang ganyan. So ating Miss Photogenic is, yes, si Mona Malibiran! Woohoo! As in, no effort, kahit naka white t-shirt lang, lagi nakasmile, kahit nagugulantang, kahit nagkakape, always smiling. Okay, next. Okay, also, kaya rin siya ipinili ko na Miss Photogenic, kasi may tendency talaga si Mona Malibiran na,
kahit na anong vibe niya, basta nakikita ko siya, parang pinadesisyon na talagang mapasmile ako. Kasi yung ngiti niya, kahit ang liit-liit na labo ng mata ko, napapasmile niya rin ako. May ganun talaga siyang vibe. So I hope and pray na ganun-ganun din tayo lahat soon, ba? Diba? Na mas maging vibe, maging ka-vibe natin si Mona M. Si Mona M talaga. Pero walang masama sa ating lahat, ha? It's just that siya lang yung may pinaka ganong klaseng vibe. Okay, ready na sa Bring Me? Eto na. Sheena, baka malugi ka dito ng light, pero sige, let's see. Teka, asa na yung chat? Okay. Teka, hindi ako marunong magpindot-pindot nito. Okay, ready. Bring Me! 100% na quiz o grade ng anak mo or kahit sino ka mag-anak mo basta nandiyan sa bahay mo. Mine 100%! Si Nana. Melissa! Melissa, go! Nasaan Melissa? 5, 4, sino Nana? Sakit na. 4, 3, 2, 1! 0! Sino next? Okay, teka, hindi dito sa mind ka. Si Jean, sino next? After Melissa. Si Jean, okay, Jean! 5, 4, 3, 2, Jean! Wah, Melissa, inurasa kita, wala ka! Si Gina, 0 na rin, Jean! Okay, si Jean. Okay. Asan nga? Sige nga, preba. 100 ba talaga? Okay. Baka ikaw lang nag-sign yan na 100, Jean. Okay. Ikaw talaga. Ay, siya talaga. Anong name ng daughter mo? Kasi po. Okay. Dapat pag nag-mine, naka-ready na yung grade. O kaya at least in a few seconds, dapat andyan na to give also chance to others, Melissa. Okay, next. Dapat nandun yung item. Oo, dapat nandun na yung item, ready na. Okay. Next. Bring Me. Kahit sinong ready, mag-TikTok. Keyword, Mindspace TikTok. Mindspace TikTok. Anyone wants to do a TikTok number? Mindspace. Pero tik-tik, Anali. Anong tik-tik? Atat ka, girl. Tik-tik. Jean. Sige, Jean. Grabe, Jean. Purong-puro ka na. 5, 4, 3, 2. Jean. 1. Okay, ready? Pero wala akong app dyan. Okay, sige. Pero ano klaseng TikTok ang gagawin mo live? Okay, sige, go. Okay, ready? I guess it means that. Ano ka lang po ng background music? Okay lang po? Yes. Go, Jean! Okay na po.
Good job! Okay. Next. Okay. Talent mo na. Melissa, ready ka na? Oh, diba? Shook ka rin. Biglang shook siya, oh. Ready, Mel? O mag-award ako, o mag-award ako. Ready, Mel? O konting preparation? Ah, sige. So, mag-award muna ako ng Best in OOTD. So, medyo nahihirapan ako dun sa Best in OOTD, to be honest. Kasi, ibang-iba kayo lahat ng personality, ng style, at ng overall, iba-iba. At para sa akin, kabog kasi talaga lahat. Nag-effort talaga lahat. I must say, si Love, sobrang gusto ko talaga yung sapatos. As in, at saka yung ganyang damit, hubog na hubog yung katawan. Melissa, ano mo talaga, strength mo talaga yung legs. At alam mo talagang yan ang ipapakita mo sa akin, ha? Kasi alam mo talagang yan talaga ang strength mo. I guess, mas sobrang maganda pa kung umanggulo ka pa konti na talagang nag-golden yung legs. Pero, strength mo talaga yan. At para sa isang taong bagong panganak, itumba ka na, girl. Hindi yan, ano, hindi dapat ganyan. Diba? Ba't ganon? Ako nga hindi bagong panganak. Diba? Ba't ganyan, girl? Okay, Sheena, hindi dapat ganyan ka slim. As in, pang model, diba? Sinabi ko na sa'yo, Naomi Campbell, as in, kahit walang makeup, kamusta naman yung tinalbugan mo kami kahit wala kang makeup? So, yung ganyang outfitted. Kasi ganyan yung sobrang simple and yet maganda. Kasi hindi lahat ganun. Kasi kung ako yung magaganyang look sa'yo, hindi ako makikilala. Sobrang, pero may sakit. Okay? And, pero good job kasi alam mo din yung strength mo. Alam mo yung damit na bagay sa'yo. So, hindi ka nagmukhang parang lousy. Kasi alam mong bagay sa'yo yung fit. At yun nga talaga yung sinuot mong klaseng damit. So, nagmukha ka bang mas matangkad kasi nag-nude ka na klase ng damit. And sobrang, alam mo rin pala yung style at makeup na bagay sa'yo. So, okay din. Anneli, nagulat ako sa pusod. Nashock ako na nilinis. Na-check ko talaga kung may kung madumi o malinis at malinis. Pasa girl. Naamoy ko yung lotion ng Victoria's Secret sa pusod. Na Melody, hindi mo binili. So panalo, as in yung fit, and you look young and hip dyan. Pero mas bet ko yung contour dun sa makeup mo, dun sa Pass the Brush, na ikagugulantang ng lahat. And I think you look younger dun sa makeup mo sa Pass the Brush. It's just that, ito ngayon, lumabas talaga yung pagka-classy naman nung look mo. At bet ko yung ilong. Super bet ko the contour. I love it. Mas gusto ko lang yung redder lipstick, which is sa Pass the Brush. It's just that, sobrang nagulat ako sa Pass the Brush. Okay, mas maganda yun. Pero overall, maganda pa rin. Melz, ang problem kay Melz is that, sinuot ni same na damit ng talent na gusto nating itumba. Kaya may memories ako na natalo ako nung outfit na yun. Pero kabog na kabog yung headdress. Diba? Stress pa yan ang ganyang lagay. Paano pa ako nagka-time? Kung nagka-time yan, nakagaw na yan today. Nagpatahi na yan, diba? Kay Maring Oprah, inagaw niya yung damit ni Simplin, malamang sa malamang. And also, si Melody kasi yung tipo ng tao kahit na hindi siya naka-ready, kaya niya agad-agad isa lang. Diba? Kaya niya iprito agad-agad siya, ganon. Ready lang siya anytime. Okay, next. Mona Lisa, I love your makeup. First time kitang nakita na ganyang kaganda yung makeup. Kahit ang liit-liit mo ngayon sa thumbnail, kita-kita ko yung ilong. As in, pumipinokyo, girl. As in, ang tangos. Pinokyo na, girl. Pa-pinokyo na talaga. At saka, kita-kita ko yung lumabas din sa wakas na maputi ka. Kasi ano kaya, yung hindi siya super parang si Mel na puti, pero maputi ka. Parang warm na puti. Parang ganun. And nakita ko talaga ngayon yan sa'yo. Which means, ginamit mo yung tamang foundation. Good job ka dyan. And also, kahit sa malayo, nakikita ko yung contour, yung face shape mo. At bet na bet ko na bagay yung outfit mo sa'yo. Ngayon, na sana girl yung baby. Na nauna pa ako talaga magsabi kung ano yung baby niya. Ayan, so bet na bet ko yung ayos talaga. It's just that, I think, kaya mo pang ibabayan ng todo, or pwede siguro mas napakita mo pa yung ano, at saka alam ko naman walang kukuha ng
video, which I understand. Pero feeling ko may ilalabas pa. Pero give it to her kasi buntis siya and all. Pero may parang kulang lang pagdating sa outfit. Pero overall sa makeup, kabog. I think kung meron ditong gumawa ng over the top na makeup, si Mona Lisa yon. Sa totoo lang, close fight talaga, as in. Okay, Jean, I probably you're the simplest. Again, kapareho kayo ni Sheena ng range ng pagiging simple. And I think pagdating sa makeup, parang hindi kita ganun kadaling i-push na mag-makeup. And expected na yan for you na girly-girly ka. At the same time, parang hip, parang chic slash cool na girl. Ganun yung peg mo talaga eh. And sobrang simple nung look. At the same time, ang ganda pa rin. Yung hindi na kailangan talaga mag-effort para mapansin. Babaeng babae, chic, very classic yung dating. Pero, the reason why I'm picking this person, na grabe ka bugera sa awards, ha? Ha, Mona? Is because, hindi ko in-expect yung outfit niya talaga. Hindi ko in-expect yung slit. Hindi ko in-expect yung ganon. Kasi hindi yan mga ganyan. Hindi, ano yan eh, parang pants lang, tokong yan. Nung naghahanap ako sa kanya ng iririgalo dati, sabi niya sa akin, hindi ako mag-dress, hindi ako maganito. Ang simple-simple ko lang. So, hindi ko in-expect. Kung may in-expect ako mananalo, hindi siya. Hindi talaga siya. Pero kahit na halos wala siyang makeup, kinabog niya tayo dun sa surprise, paslit, at yung kanyang napakataas na heels. I mean, give it to her. Hindi yata nga yan nag-heels, diba? So, kahit wala siyang picture, ay, damang-dama ko yung effort na talagang inalam niya rin kung anong bagay sa kanya. Kasi parang dyan ang tangkad-tangkad mo, tignan mo na. So, ikaw ang ikaw na naman ang best in OOTD Second Award. Grabe! Grabe, grabe Meldy. Itumba na rin yan, di ba? Itumba na! Itumba na! Okay. Ito Miss Jobs, kaya hindi talaga ako nagnamili nito. Sayang, pag busy na ako. True. At saka ang tangkad niya dyan. Kasi sabi ko sa kanya, kamukha niya si LJ Moreno. Moreno mabunin. Si LJ, sino ba yun? Ha? Moreno. Yung asawa ni Paolo Contis, kamukha niya kasi. Ayun, Reyes. Sorry naman. Hindi nanonood ng TV. So yun, kamukha niya kasi. And yet, kasi parang boyish si Mona. So hindi talaga makita yan sa kanya. So super na surprise talaga ako. And ang akin lang, this is an encouragement to every one of us na hindi dapat all the time you look the same. Play with your style. Play with your fashion. And manggulat ka rin once in a while. Pero hindi naman dapat all the time mag-effort ka kahit hirap ka na at pagod na pagod ka na. Pero good job, Mona. I know this is quite an effort for you, lalo na sa sapatos. Pero i-try mo pa rin mag-send sa akin ng picture, ha? Kasi gusto ko talaga siya i-compile. Pero good job. Ikaw talaga, girl. Okay, itong ba na ba, Meldy? Okay, speech! Sabihin ka ba? Nail lang siya talaga. At wala pang effort yan, hindi pa siya nag-contour niyan, kaya nakakainis, di ba? Okay, ready? Nola. Go, go. Nola ni Chris, nabura na. Okay. Ready na ba, Melissa? Good job. Good job, everyone. Everyone did a great job. At saka mahirap talagang pumili. It's just that we are choosing the best talaga as of this time. So I hope that next time you go out of your shell, you go out of that hiya. Go out of your comfort zone. Okay? Like ito, comfort zone ba to? Girl, ang init sa kilikili, ha? Basa na yung kilikili. Baskil na ako, konti na lang. Hindi ko alam kung may tao pa ba sa loob nito. Si Dagul ata nandito sa loob. Okay, Melissa, are you ready? Congrats, Mona! Hinalawang na po. Aw? Uy! Na-surprise ako. Okay, go. Dom, tinan mo magkano siya. Go. Merry Christmas. Ay, dinig po ba? May check lang. Dinig po.
Good job, Mel! In fairness, nakita ko yung eyeshadow kahit na naka-zoom. yun yung ginudge. Pero ito lang ang sabi ko ha, kasi yung anak ko nagpo-flute din siya, mahirap. Kasi diba kinakapos sa paghinga, so hindi siya ganun kadali. Kahit alam mo yung tono, kakapusin ka. Pero good job ha, marunong ka, hindi ako marunong nun. Kinapa mo lang yun? Opo, isa sa mga pieces namin yung elementary. Before, nagpo-perform ako on my elementary days. Kaya lang yun nga, biglang sabi ko, anong kakaibang talent? Tapos, marunong nga pala mag-flute, kaya lang, yun nga. So, talent mo pala talaga siya. At least. Pero good job ka dyan, good job ka dyan. Pero kahit yung anak ko, yun nga, di ba, nag-flute siya, hirap na siya pag mataas for some reason. Is it because of the hangin? O dahil sa talagang dapat may magtatagal ng konti yung flute, yung daliri? Actually, sa hangin galing sa'yo talaga, Miss Jax. So, yun talaga. Pero good job. At least nailabas mo sa baol yung mga bagay na hindi ka pala, na alam mo pala. Diba? Pwede tayo mag-collab-collab next. Nag-collab-collab talaga. Next time. Okay. Thank you, Mel. Nakakahinga ka na kasi bring me na tayo next. Okay. Again, reminder, 5 seconds bago ka mag-mind, girl. Tik-tik ha, Annalie. Bago ka mag-mind, make sure na in 5 seconds, ready na. Okay. Hindi, okay lang. Okay lang na ipagtalo yung... Next! Bring me! Food of the day! Sana hindi pa, Ness! Mindspace food! Okay, Jin. Grabe si Jin. Itong man na rin si Jin. 5, 4... Pag yan, Panes girl, ha? Sigurado kaya ng breakfast mo, tinapay ha? May kape yan o tubig? Oh, sige. Grabe po si Jean, makahalungkat. Okay, next. Itumba na rin si Jean. Itumba si Jean, tsaka si Mona. Okay, next. Bring me. Ready? Butas-butas na damit pambahay. Mindspace pambahay. Butas-butas na damit na pambahay. Mindspace pambahay. Meldy, go! 5. Suot pa! Langya ka! Kumawa naman! Na-exposure pa yung may suot? Sigurado ka ha, nasuot nung yung may ano ha, ibang klase, Meldy. Patingin? Gaano ka butas, Meldy? Patingin? Patingin po. Para sure lang po, kawawa na mo. Inapi-api mo. Meldy! Okay. Thank you po. Pasensya na, damay kayo. Okay. Thank you, Mel. So, ayan, may isa pa ulit si Meldy. Okay, next. Talent, love. Ready? Ready o magpe-prepare ka? Paano mag-award ako? Ah, ready na siya. Iba, iba yung pagka-ready ni love. Okay, ready, love? Ano ha? Hindi to indoor na talent ha. Ngayon ko lang nilabas to. O maswerte tayo, ngayon lang yan nilabas, makikita natin agad. Kasi yung talent ko talaga yung magde-declaim sa school. Kaso maliit lang yung space. Sabi ko siya, pwede ka sa kama rin, no? Si Annalie nga. Kapaos ako, paos. O, sige. Ay, ang galing! Wala pa ba? Okay, ready lang. Okay. Okay, buti hindi ko sinabi butas-butas na brief, Meldy. How many wishes on a star, gazing up into the dark, dreaming I see a face, save a home and a face, captured in your embrace. So many times that my heart was broken, visions of you would keep me strong. You were with me all
know that I was made to be. It was you looking in my eyes. So you held my hand and you showed me life. And I'll never be the same since you first believed. Kaya pa? There were times when I thought I lost you, fearing forever was a dream. But it wasn't what it seemed. Placing your hand in mine, you could see in the dark. You were guiding my heart. It was you who first believed, and all that I was made to be. It was you looking in my eyes. You held my hand and you showed me life. Never been the same since you first believed. Oh, 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 oh. It was you first believed, and all that I to be. It was you looking in my eyes. You held my hand and you showed me life. I've never been the same since you first believed. Good job! Okay, thank you, love. Tinago mo pa yan, ha? Dapat itong itago. Next time, ikaw na talaga yung kakanta mag-isa sa worship. Mag-isa na lang talaga yun, ha? Okay, thank you, love. Hindi ka pa naghanda niyan, ha? Okay, next. Last two, bring me. Kaya please, bumawi na. Last two. Ready? Bring me. Or technically, hindi yan bring me, pero go. Memory verse na natutunan sa Bible study. Mind space verse. Memory verse na natutunan sa Bible study. Sige, love, go! Mute! Laka-love ka, mute! Laka-love ka, mute! Laka-mute ka, love! Go, love! Sobrang excited niya, naka-mute siya tuloy. Go, love! Okay, go! Sige, go! The verse John 13:34-35 verb that love is a verb, does not quarrel, and also yung sa Romans 14:1 that love does not judge, love is unity, love is righteousness, peace, joy, not sarcasm, and okay. Love welcomes one another. Huwag mo kami i-preach. okay na, love. Itumba na rin si love. Okay, last na. Bring me, technically, tingnan natin kung may nakakaalala. Song na natutunan sa Bible study. Mind space song. Mind song na natutunan sa Bible study. Good luck. Mind space song. Wala gusto kumanta. Kung may naalala pa kayong kanta, ha? Okay, love, go. Pag yan, this is the day. Hindi natin kinanta yun, love. Okay, love, go. Nakamute ka. Okay. Ano, hindi siya actually natutunan, pero ano siya, lagi ko siyang pinapatugtog sa gabi, parang calming siya. Dapat kinanta natin, ha? Dapat kinanta talaga sa Bible study. Oo, huwag kang ano. Itumba talaga. Anything na dapat kinanta natin, kasi nga gusto ko malaman kung naalala niyo ba ang kinanta at kung kumakanta ba kayo. Ha? Hindi. Ano, simplin? Kakanta ka ba? Kakanta ka ba, simplin? Hindi mo na wala ka naman dito. Sige, sino may alam? Oh, di ba? Hindi kasi kayo kumakanta. Ano, may nakakaalala pa ba nung kanta?
Sige, go! Love! Wala kayong naalala. Grabe kayo, sinend ko na nga sa IG nyo. Grabe! Bahala kayo. Ano pa ba yung kotse pa yung mga kotse na? Anali! Ikaw pa naman ang Christian! Anali! Anali! O oh, sige, simplin. Sumingit ka. Pag yan, kanta ni Alden, simplin ha. O, oh, diba call a friend ng Meldy? Talaga. O, oh, sige, go. Kakanta ka talaga. O, oh, diba? This is the day yan. Malamang kanta ni Alden lang yan. Huwag na kayong makinig. Ano, still? Kinunta ba natin yan? Talaga ba? Kamusta naman na ano, nawala ka na simplin? Humaharbat ka pa ni ng premyo. Lang yaka. Ano kawawa naman lang. Nanay mong butas yung dami. Kawawa naman yung mga tao. Ayawan ka na, Meldy. Okay, sige. Lusot. Lusot si Simplin. Okay. So, natapos na tayo sa Bring Me Finally. Okay, next. Ay, teka lang. Last na ba yun? Milo, last na ba yun? Sandali. Teka lang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tama. Last na nga yun. Okay. So, next na natin. Last na ba yun? Ayan. Yung isa sa mga, ano natin, actually, ito yung pinaka-major awards natin talaga. So, siguro sa lahat ng premyo, ito yung isa sa mga pinaka, ano, oh, bongga, bongga talaga. Ano siya eh, isang isda. That's just corny ng jokes. So, yun. So, syempre, sa pinaka, kumbaga parang pinaka-main award talaga na may sense is that, kung ano yung talagang major reason natin for doing this. And that is, again, to share, to learn God's word. And to, kumbaga parang to be an inspiration to other people. So, parang itong award ito is connected to that. So, award is pinakamabait. So, from July to December, chinek ko yung pinakamabait. At ako po yun. Corny parang, wala tumatawa. Okay, hindi. Tumawa kayo, wala kayo award. Just, papangita kayo award nyo, dilata lang kayo sa akin, ligo. Hindi, okay. Okay, so, yung award natin is Best in Attendance. Sino? Actually, hindi siya best in attendance, girl. Perfect attendance. Hindi siya nag-absent kahit may lagnat siya. Kahit nahirap na siya at dalawang tao ang bit-bit niya. Dalawang tao? Isang tao lang pala yun. O, oh, diba? Hindi talaga siya nag-absent ever. Actually, alam mo, close fight. No first start ng ano ng Bible study, si Simplin at si Mona Lisa ang fight. Kasi nawala ang Simplin dahil nag-aral ng mabuti. Di ba, Simplin? Ayan, syempre nag-aaral siya. Wala, priority muna yung school. And so, dumating si Anneli, nag-close fight si Anneli at Mona Lisa. Kaso, perfect attendance talaga ang Mona Lisa at ang Anneli ay na-late ng dating kaya mas marami yung present days niya. And so, our perfect attendance is Mona Lisa Bayo! Hindi mo na malibiran. Woohoo! Itumba na yan! Okay. So, congrats, Mona Lisa. Thank you. Thank you for your perseverance and for always, kasi sobrang rewarding sa akin na ang daling kausap. Kung meron siguro one reason bakit kayong walo yung naiwan is because kayo yung pinakamadaling kausap. Madaling kausap meaning hindi pahirapan yung oo. Hindi pahirapan sa anything na tanungin ko, hindi matagal, hindi magulo kausap. And so, I'm very happy kasi si Mona Lisa ang isa sa mga, actually lahat naman kayo, pero kumbaga si Mona Lisa because lagi nga siyang available, hindi naging mahirap for me to also communicate with her. And at the same time, siya naman talaga yung perfect attendance. Hindi lang siya best in attendance, but perfect attendance. Kaya kinakabahan ako na nagkasakit yung husband niya. Kasi sabi ko, paano yan? Paano pa siya? Baka makabog pa siya ni Anneli kung sakaling ma-absent siya, di ba? Itumba din siya ni Anneli. At si Anneli yung manalo. May letter na ako para sa kanya. Naka-ready na. So, nakakatawa noon. At least nakapunta ka at talaga naman naggumaling din si husband mo. Okay, congrats Mona Lisa! Okay, next.
Dito na tayo sa gift. Naka-ready na ba yung mga gifts? Manghuhula muna bago buksan. Hulaan nyo muna bago buksan, okay? Magsimula tayo kay Love. So wala ako ha, hindi ako kasama sa hula, hindi ako nagregalo, wala ako kasama sa bunutan. At yung ganito, yung pagpipray nyo. So technically, dahil wala nakabunot sa akin, wala akong pipray sa akin. So kung masingit nyo na lang sa prayer, okay lang. Kung hindi, carry lang din. Okay? So Love, sino ang hula mong nakabunot sa'yo? Ito yung muntik ng kabugin yung ating perfect attendance. Si Mami Pangs. Okay. Bakit mo naisip na si Mami Pangs? Kasi... ano, ay. Sa pang... Huwag ka magsalita, ay. Mami Pangs! Huwag ka magsalita, Analik! Hindi. Address niya. Ah, okay. Hindi ka pag nag-introduce tayo, nababanggit niya yung place niya. So, yun ang basihan ko na si Mami Pangs. Kahit Japheth abad pa pala dahil galing si Analik sa probinsya. Kuha agad, oo nga. Bubuksan ko na to kasi Janus Abad. Pagtingin ko, ay bakit naka-GNT Express? Hindi naman siya nagaganon. So, pagtingin ko kagayan, ah, ito pala yun, ah, si Mami Pangs to. Thank you, Mami Pangs! Good job, okay, good job! Buksan mo na, girl! Buksan mo na! Sige. Okay, habang nagbubuka si Love. Sige, go. May sabihin ka, Love? Tinago ko pa to ha, kasi yung mga anak ko na-excite eh. Akala yata padala ng ano eh. Aww. Ay, picture ko muna. Hindi ko kasi siya... Na-mute si Love. Okay, sandali. Na-mute pa si Love. Meldy, ready? Okay na, Miss Jack. Okay, go. Asa na? Nabuksan mo na? Ah, okay. Sorry. Pinicturean ko muna. Ah, sige. Pinicturean ko muna siya. Vlinag pa niya yan. Paano niya yan binalot? Ganda ng pagkabalot, ha? True. Diba, sinisira siya para may parating pa? True. Yes. Pupunitin ko para may parating pa, no? Oo. Okay, so habang nagbubukas... Sige, go. Ikikip ko yung note. Ah. Okay, so habang nagbubukas si Love, so just an FYI, thankful ako sa idea ni Jean na magbigay ng wish list. Kasi dahil sa wish list na yon, nagka-idea ako ito paano kung ano yung ibibigay ko rin sa inyo. Kasi nagsimple ako ng tanong kung ano yung iririgalo nyo sa nabunot nyo para alam ko kung ano yung ibibigay ko na hindi natupad sa wishlist niya. Eh kaso yung kay Meldy, jowa yung isa. So, Meld, papunta na dyan. Si Derek ulit kasi hiwalay na sila. Okay, just joke lang. Okay. Sige, Love. Nabuksan mo na ba? Okay. Tingnan natin. Yung ano. Ano nga ba yung wishlist mo? May laman sa ano to? Bag. Organizer. Travel organizer. Wow. Tama kasi magta-travel kami soon. Hoy. Walang cute. Thank you. Okay. Sinasano ko to. Nasa wish ko to. Okay. Nice. Okay. Yeah. Yan na lahat, Love. Meron pa sa loob mga, ano, yung mga... Uy, grabe ka, Anali. Kinumpleto mo lahat. Okay, so yung para kay Love, hindi ko na ipapadala na bigay na lahat ni Anali. Kay Meldy. Sinabahan ako, sana kasha. Okay. Hello, sorry, large. Hindi ko lang. Ay, hindi. Oo, para kasha yan kay Love kong large. Dapat lang. Oo. Ay, kasha to. Oo, kasha yan. Kabisado yung sa'yo. After two months ka kasha sa... Pero hindi, maluwag siya. Huwag niyong bibigyan ng pagkain si Love para magkasha. Hindi, maluwag siya. Ang ganda. Kasha yan. Oy, pwede mo i-pair dun sa ano, Love. Alam mo na. Di ba? Hindi mo alam. Okay, ready na? Nabuksan mo na ba lahat? Baka may pera na nakatago. Tinignan mo. 1K! Oy! 1K! Grabe! Okay.
Thank you, sis. Thank you. Thank you. You're welcome. Isi-send ko sa'yo, nakasuot ako pag makalabak na kayo. Thank you again. Thank you. Meldy, ready? Sinong hula mo, girl? Wait lang, get muna ako. Ayan. Itong ba talaga si Meldy? Sige, doon muna tayo sa mukhang ready. ready ka na ba, Melds? Okay, ready, Melds? Okay, akit pa siya. Matagal pa kasi mga fifth floor pa yung bahay ni Meldy. Okay, Sheena, go! Sinong nabunot mo? Ay, sorry! Ayan na pala siya. Sige, Meldy, go! Ready na ba o ano? Okay, go. Okay, sino tingin mong nakabunot sa'yo? Hindi ko sure kung tama ako. So, si Melissa. Okay, bakit si Melissa? Kasi yung wishlist ko, parang siya yung nagre-represent. Parang siya yung tipo ng taong magre-regalo ng kinon. Okay. Melissa, is it a yes or ano? Ay! Wala, ito ba na yan, Meldy? Mali! Okay, sino ang nagbigay kay Meldy? Itaas ang kamay. Go! Oh, kabog! Nakita mo ba, Meldy, sino? Hindi. okay, ulit. Sino nagpadala? Taas ang kamay. Okay, nakita mo na, Meldy. Hindi pa rin. Itumba ka na talaga. Yes. Thank you. Buksan mo na, girl. Dali! Excited ako! Actually, sobrang na-impress. Dahil walang hahawak ng camera, sariling sikap tayo. Oh, sige. Yeah. Kabahan kapag may humawak para sa'yo, di ba, na mag-isa ka lang dyan. Natuwa so, ako kasi lahat, yeah. Maganda yung pagkakarap. Actually, wishlist ko siya talaga kasi kung naalala nyo, nung sumali ako dun sa bawat judgmental. Wala akong kamay-kamay. Naghanap lang ako ng mga gagamitin ko. Nanghirap ako. Kaya sabi ko, ala, ito na yung mga napanalunan kong makeup. Kaya nung sinabi ni Miss Jax na magsulat ng wishlist, yan talaga naisip ko. Okay. Makeup na lang. Since kung damit ang wishlist ko, pahihirapan ko kayo. Truth? Thank you, si... Sino yung hinabol ka pa sa kanya? Aware na ba siya? Aware na siya? Okay. Actually, may pinahabol pa siya sa'yo, Melz, di ba? Alam mo na? Yes. Okay, sige. Okay, now, Sheena, sino tingin mong nakabunot sa'yo? Actually, akala ko mahuhulaan din niya na ako yung nakabunot sa kanya. So, nag-exchange gift lang kami dahil true! Naalala ko talaga. Oo, ang galing, no? So, yung address po niya is doon po ako nagpadala sa kanya via Grab. Okay. Kaya ano kung saan niya tanggaling. Okay. Si Smell. Okay. Yung galing, no? Nagkabunutan silang dalawa. Hindi ko yan sinadya. Kasi yung pagkakabunot is depende kung sinong maunang magbigay ng wishlist. So, kung sino maunang magbigay ng wishlist, yun yung number mo. So, nakakatawa kasi, yun, silang dalawa mismo nagkabunutan. So, parang meant to be talaga for them to bless each other. Okay, Sheena, open it. Pwede mo na. Si Mona, malibiran, halos wala siya napanalunan sa games. Pero kung makapaghakot ng award, kala mo sinong... kala mo sino six-footer. Bota na daw kasi sa award. Oo, ayaw niya sumali sa games. Alam niya kasing siya yung ano, six-footer kasi siya. Kaya alam niya, akin kasi lahat ng award, hindi na ako susali. Kampante na siya. Okay. Awa! Oh. Alam niya Sheena na kailangan mo ng carbs. Yes. okay. And ito. Yes. Parang belt bag. So I mentioned din na parang organizer. So this is something that I really wanted din talaga. So yun. That's nice. Natutuwa ako kasi sobrang generous nyo. I mean,
marami na naghihirap ngayon, pero yung para makapag-bless pa kayo ng iba, I'm so thankful and honored na ganun yung ibinigay nyo para sa isa't isa. Masaya na ako doon, kahit wala ako, at grateful din ako sa mga nagbigay sa akin, at kahit wala, it's okay. Yung mabigay nyo lang yung isa't isa, masaya na ako doon. Okay, Melissa, ay ano, Mel, sinatanong ni Melissa yung address mo, kasi papadala na rin yung jowa, yung third wish list mo. So, DM na lang. Tama ba si Melissa yung nagtatanong? Okay, grabe. Grabe ka, girl. Okay, go. Melissa, dahil ikaw ang Jenny Rose. Melissa, asan si Melissa? Tapos nawala pala si Melissa. Okay, ayun, ayun pala siya, malabo mata. Okay, Melissa, sino tingin mo nakabunat sa'yo, girl? Si Jocks, my name niya. Ay, oo nga pala! Oh, siya lang kasi yung nauna nagpadala, kaya hindi natin nasabihan. Idea kasi to ni Jean at saka ni Meldy, so hindi niya na palitan. Okay, sino nga ba nga yan, Melissa? This is Mona. Okay. Open it. Ah, yes. I-ready niyo na yung mga gift niyo. Ako, sakto po. Palagay ko dun yung binili sa sa tinatambayan namin sa, tawag dyan, Star Mall? Alam. Okay. Uy, anong book? Ha? Ano pangalan ng book? So, yung mga nabunot nyo, yun yung papipray nyo mamaya. 45. Oh, magpas tayo sa 40, oh. Pinarusok na tayo. This is Melissa, Merry Christmas and Advance Happy New Year. Ah. Silain ko namin. Okay. So, yung mga... Ah, sige. Sabi ko nga. Ano, Mel? Anong minawawaw mo dyan? Parang iiyak ka, girl. The Beautiful and the Damned. Uy, bongga. Grabe. Okay. Thank you. Mona, sino tingin mo nakabulot sa'yo na take note, ha? Okay, sige, mamaya na lang. Hindi makaantay. Ah, sige, Mona, sino tingin mo nakabulot sa'yo? Okay, Hoy, hindi ikaw, sorry. Mona Malibiran, sorry. Mona Lisa Bayo. Sorry. Okay, sorry. Mona Lisa Bayo muna. Okay, si sorry Mona. Mona Lisa, sino tingin mo nakabunot sa'yo? Tingin sa akin, baka si Melissa din. Baka kami dalawa lang nagbunot. Paano mo naisip yun? Diretso na kasi sa sa shop. Okay. Ah, pero paano mo naisip eh diretso pala sa shop? Malay mo si Mona Malibiran. Hindi pili ko lang kasi medyo malayo tapos baka wala na rin siyang kung sa kanya manggagaling kasi padadala baka hindi kaya kanin kasi yung distance. Wala ko lang po. Actually nakakatawa kasi gusto niya tanungin sa akin kung sino yung nagregalo sa kanya kasi papadalhan niya rin daw ng regalo. Eh tawang-tawa ako kasi naregaluhan na nga niya. So grabe siya sa pagka-generous, 'di ba? Naregaluhan niya pa ulit, 'di ba? Oh, kamusta naman yun, Mona? And yes, nagbunutan lang kayong dalawa, Mona Lisa. Hindi ko rin yung plinano, natawa talaga ako na may ganong scenario. Okay, buksan mo na yan, girl. Ito tinanggal ko na siya sa plastic ng Kaya ito na lang natira yung bubble wrap ba ito? Teka lang, tirain ko na. Parang dumali yung trabaho nung nga naiwan kasi kumukunti na lang yung options nila. Maganda yan. Ay, maganda yan. Kala mo naman kasama sa pagpili. Pero kasi nakita ko yung wishlist niya, kabugi. Kahit ako, parang wishlist ko rin yung kanya. Ay, basta naman. Ang dami na dito.
Diba? Ang bongga. Well, rose quartz, tapos sandstone. Ito lang ang inaano ko. Thank you, thank you. Thank you, Mel. Wow, red talaga. My favorite color since I was a baby. Ah, okay. Akala ko since I was a baby. Alam mo na agad yung pagka, kasi nung pinanganak siya agad, sabi niyo, red, red, ganun agad. Okay. Wow! Ay, ang cute! Ano yan? Wow! Is he louder? Oy, kabog! Ay! Kabog! Face blur, dalawa siya. Oh. Thank you, Jean! Thank you, Jean! Meron pa, Miss Jams! Okay. Dalawa din! Shiny soft foot, shiny and soft foot peeling mask. Oh. Thank you, Sis Jean, thank you. Thank you. Okay, Jean, sino tingin mong nakabunat sa'yo? Jean, saan si Jean? Jean, calling Jean. Jean Grey. O, oh, diba happy ang Mona? May tatanggalin kami. Okay. O, mamaya ka. Kasi luha ko yun. Kita ba, men? Ready na, Jean? O, sige, si Mona. Si Mona M muna. Mona M. Sure na talaga ako, Mona. Sorry. Okay, go, Mona. Mona M. Oh, since wala na yung natira, okay, so... Ang guest ko. Sino tingin mo? Ang guest ko. Si Kiss Love. Okay. Grabe kayo kay Love. Oh! Ilaban pa rin. Okay, sino nakabunot kay Mona? Walang gusto mag-claim. Sino? Sino nakabunot kay Mona? Mona, Malibiran? Oo. Ako ngayon mag-joke. Okay, kamusta naman, love? Kung mag-joke ka, isayusin mo, ha? Hindi pinapahin mo ulo ko. Okay, sige, buksan na yan, ano, Mona. Asa na yun? Hindi na yung daughter ko nabuksan to, saan ko hindi pa pwede. Chill lang siya. So... Okay. Ready na, Gina? Alalay ka lang. Alalay talaga. Itatago mo yung wrapper, no, Mona? Ayaw mong sira. Kala ko, di mo sinira, eh. Kaya marami pang gifts na susunod. Ganun daw talaga yan, Miss Jack. Okay, sige. Kasi hindi ko sinisira, eh. Kaya ko lang nag-ibigalo. Hindi, promise. Kasi ginagawa ko pa siyang yung backdrop or anything. Sobrang kuripot ko. Tinatago ko talaga. Sige, go. Go, Mona. Mahilig ako sa ganito. Actually, Ay, ang ganda. Sakto kasi nagkababasag mahala nito. Kasi syempre pag may anak ka, alam mo yun, Miss Jazz. Ang ganda. Ang ganda. No? Meron din ako basta something with oil, mahilig talaga ako dito. Meron ako nung kami may usok, meron din ako noon. Thank you love, ang cute niya. Thank you love. Okay, Jean. Okay, go muna. Sa gabi, maganda to. True. Okay,
na ganyan. True. Thank you. True. Picturean mo nang malapitan next time mo na para makita ko kasi ang labo ng mata ko eh. Pero ya, yeah, maganda siya. Maganda siya. Thank you. Thank you. OG, pag nahirapan ka pa, ewan ko na lang talaga. Aray ko po. Siya po talaga din yung hula ko. Sino? Siya po na dahil madali, di ba? Okay. Asa talaga? Okay, sige. Okay. Okay. Effort po. Thank you, ganda. Pakigin pala. Alam mo ba na nagregalo si Mona? May picture ako na ganyan din. So, hindi ko pinost. Kasi mahuhulaan mo na siya yung nagregalo. So, hindi ko talaga pinost. Kasi ako, okay, malalaman na ni Jean. Kasi sabi, sined mo pa sa akin yung picture. Sabi ko, okay, pareho tayo ng itsura. So, hindi ko pwedeng ipost. Buti nga, sined mo sa akin. Kung hindi mo sined, patay, na i-post ko yon, malalaman mo agad na si Mona rin. Sige, open mo na, Jean. Pero, honestly, Miss Japs, nung una, nahirapan ako kasi walang details yung yung padala ko. Yeah. Ang ganda ng pagkakabalot. Effort. Ang bango kaya, okay. Mona. Amoy... Amoy ba sure, ah? Joke lang. Ang bango, promise. Amoy flowers. Thank you, G. Merry Christmas and a prosperous New Year. May God bless and guide you and your family always. Thank you po. Thank you. Amoy flowers. Ang dami naman po. Thank you. Grocery yan. Itumba na yan si Mona. Uy, bongga nung manu, lipstick. Gusto yung lipstick? Ay, bongga yung lipstick. Bongga yan. Okay, so lahat na nakapagano. So ako naman yung nakabunot sa akin. Ay, Diyos, wala palang bumunot sa akin. Wala kayong kwenta. Hindi. Pero thank you so much. Hindi niya na kailangan regaluhan, real talk. Actually, kaya talaga maraming premium si Mona kasi yung gift niya may paano, may pakimkim. Hindi, kidding aside. And at sobrang thankful ako. Yung gift niya lang sa isa't isa, sobrang thankful. Ngayon mo nag-ano video. Ano, sobrang grateful na ako doon. Okay, so next, malapit na tayo, pero maglilesson na tayo ng very, very quick, maigsi lang. Pero before that, bago ko i-announce yung talent, kasi Miss Talent, nag-decide pa ang mga judges, kasi live tayo ngayon, baka hindi nyo alam. Diyos, ano ba tayo? Meron, sa dami nating nagsimula, nagsimula tayo 11, 12, naging 10, 9, 8, 6, 4, ganun yung attendance natin. God is faithful kasi God doesn't look at the numbers. At the end of the day, hindi tumitingin si God kung gano'n tayo karami. God is looking at our hearts. God is looking at how faithful we are sa Kanya. At ako, hindi ako, wala akong pakialam kahit umabot tayo sa point na tatlo na lang kayo, dalawa na lang kayo. I think gagawin ko pa rin to hanggat may isa sa inyong kailangan ng Bible study. And so, a little bit of background lang, baka lang kasi wala kayong idea kung bakit Soul Saturday yung name ng group. So technically, Soul Sister dapat. Eh kaso, mga maldita kayo, binoto nyo Soul Saturday na idea ni Meldy. Kasi sabi ko, okay, and Soul Sister yung gusto ko ipangalan sa group, pero may suggestion kayo. Siyempre, alam nyo na, itumba na si Meldy, may suggestion. At Soul Saturday yon. So naglaban yung Soul Saturday at Soul Sister at pinili nga ang Soul Saturday. Pero, kaya naging idea yung Soul Sister because what's the meaning of a Soul Sister? Soul Sister means iisa tayo ng isip, ng utak, we have a common denominator. Aside from the fact na tingin ko ha,
marami sa atin ang introvert. FYI lang, introvert ako by nature. Mukha lang ako extrovert pag ganito, ganyan. Pero when I'm alone, most of the time, introvert talaga ako. And also, marami tayong mga nanay tayo, mga mabubuti tayong ina. Hindi, iisa lang tayo halos ng... At saka, the mere fact na isa tayo ng Diyos na sinasamba, iisa tayo ng motibo, which is to glorify God and to know more about Him and to be a blessing to other people. So, yun talaga yung agenda. But, because we meet every Saturday, naging Soul Saturday. At isang definition is Melody doon is that we unleash kasi each other's hearts, soul, every Saturday. Kaya naging Soul Saturday. And so, eto na, featuring, dapat 6 tayong gagawa ng Pass the Brush. Pero, para kasi itong graduation na rin natin, parang ano na natin, ending na natin, ito na yung Pass the Brush / message ko for every one of you. Ano ba tawag dito? At ito, dito ko kinuha yung name na Soul Sister. Okay. Thank you, Miss Jam. Sobrang ganda, no? Nakaiyak. Okay. Kasi, kaya nga, di ba sinabi ko na umiyak na talaga ako hapon. Inubos ko talaga at silang-sira ang makeup ko today. Okay. So, at the end of the day, it's not, kahit na yung mga nawala, it's not about naman who really stayed. But it's more like, at the end of the day, we're all connected as a family, we're all friends. But, syempre, kung mawawala man sila, walang sisihan dun. Kasi, buhay eh. May mawawala, may babalik. At, ang mahalaga, we are connected at some point. Nag-connect tayo. And I'm grateful na kung sino man kayong 8 na naiwan for this year na nandito at nakasama ko. Kumbaga, parang this is a celebration na at least may 8 na iwan na hanggang natapos yung taon. Okay? And God is really good and faithful. Alam niyo, nung pinapanood ko yung makeup, kahit 5 lang kayo nakagawa, dapat si Melody yung pang-6. Talaga nag-know na si Mona at si Jean, kasi sabi ko nga, pareho talaga sila na ugali na hindi talaga pala makeup. Pero, si Melody talaga, naitindihan naman natin yung scenario niya. But nung pinapanood ko talaga, nahihirap na ano, kaya ako naging emotional kasi na sobrang proud talaga ako. And yung other side niyo na yon, bihira kasing makita ng tao na ganun kayo nakaayos and all. I mean, you always see me na nakaayos, naka-makeup and all. And yung ganung side niyo na nakikita ko, I'm very proud kasi I'm really happy kasi you become more mature, become stronger, and proud ako na makilala kayo. Kasi, kumbaga, the mere fact na nandito kayo sa grupo na to, and the mere fact na iisa tayo ng wavelength, ng utak, ng agenda, ng mission, ng puso, nakaka-proud na talaga yon. At alam ko, hindi marunong mag-makeup si Annalie, si Mona Lisa. Si Mona Lisa talaga, ginawa niya rin yung best niya. Lalo si Annalie, hirap yan. Si Love din. Si Melissa talaga naman, proud na proud ako kasi grabe, ilang tics yan. Ilang effort niya ni Melissa talaga. And so, I'm really, really grateful. Okay. So, andun yan sa vlog ko in case lang you want to share. Pero, ginawan ko siya ng isang version na tayo lang yung wala yung sa akin para you can own it as yours. Parang ganun. Para wala ako. As in, hindi ko siya vlog. Para masabi niyo sa inyo talaga siya. Pwede niyo idagdag. Pwede mong gamitin, Annalie, for you as well. Okay? Alright. So, ngayon, as I say my message, sobrang quick lang. I'll do my best to make it very quick. And alam nyo ba na, for some reason, pinalusot tayo ni Zoom na lumagpas na ng 40 minutes. I'm not sure why. So, God is good. Thank you, Lord. So, habang nag-lesson ako, heads up lang dun sa mga sasama ng picture na family member, lalo ka na Melody, kung yung nanay mo, butas ng dami, parang awa mo, pagbihisin mo, langiya ka. At yung mga anak ko, magbihis na rin kayo maya-maya, please. Okay, kasi magpicture naman tayo sa family, kasi at the end of the day, gusto ko kasi din kayong ipag-pray as a family also. Okay? Alright, so now that we are doing this party because it's Christmas, okay? But, hindi to tagubaga para baka nakakalimutan natin na December means 13th month pay, sabi nga ni Melody, bonus, and And so, marami talaga tayong, ang tingin na natin usually sa Christmas is, kumbaga pera, okay? Or kumbaga parang mas maraming blessings, mas maraming regalo. Okay, wait. Sandali, hindi ko pala nasabi yung Miss Talent. Kamusta naman, nagpipreach na ako dito. Okay, so, bago ang lahat, bago tayo maging serious mode, eto na, Miss Talent na tayo. Okay, so first, yung gulo-gulo, no, sorry. Yung si Melissa na nag-flute, sobrang na-appreciate ko yun. Kasi ang hirap mag-flute, I swear. It's just that I felt her nervousness
sobrang naramdaman ko yung nervousness niya. Si Meldy, kamusta naman Meldy? Na talagang parang ano, parang kahit hilain kita sa kahit anumang inuman, sasayaw ko sa gitna at talagang kaya-kaya kaabutan ng 1,000. Talagang kahit na anong gawin, talagang kaya-kaya mo, girl, as in. Annalie naman, sobra naman, nung ano, nasira talaga yung makeup, makeup ko kasi talagang tumulo yung luha ko na very light doon. Kasi una, I love that baby boy. Sobrang cute nung batang yan. At the same time, I know na he is a blessing to you and to your husband. At yung effort na ginawa nung husband mo, sobra, damang-dama ko naman talaga. At na doon ako talaga naluha sa kanta, sa effort and all. At kinabahan ako kasi parang pa-PG na girl. Na mere fact na may kama, girl. Parang gusto ko lagyan ng angst. Palabas na ito. May program. Gagano na ako, girl. Pero talaga naman, ang Miss Talent natin today, according to the panel of judges, okay, ay no other than love. Kasi yung background music niya, ang ganda ng boses. Talaga naman. Hindi, in fairness, kahit may background siya, narinig ko naman talaga yung boses niya. At alam ko napakamahiyain itong taong to, pero nilunok niya rin talaga lahat ng pwede niyang ilunok. At binuo niya yung kanta, inurasan ko kasi. Also, yung song is very, very relatable. Actually, close fight sila ni Annalie, it's just that, narelate ako dun sa kanta ni Love, even though I believe no one, hindi lahat alam yung kanta, pero relate ko yung kanta kasi, do kay Annalie talaga at first siya na sana yung mananalo. Pero it's just that may mga times kasi na hindi ko na gets yung message ni Annalie. Kasi na-confuse ako dun sa kama, girl. Hanggang ngayon, girl, nakatutok talaga ako sa kama. Kinabahan talaga ako sa scene. Yung araw ko lang ito ginawa tapos kaninang umaga na yung pagkakit. At saka kasi, girl, yung ulo mo hindi kita. Kaya nahirapan talaga ako i-analyze. So, pero gets ko naman. Oo! Pero gets ko naman, hindi mo naman kasalanan yun. Kasi syempre yung priority yung kama, di ba? So, kasi higa ka nga. So, gets ko naman. Hindi makikita yung husband mo and all. So, kaya talaga si Love talaga. Though alam ko na lahat kayo nag-effort talaga, as in. Pero, yun, lalo na si Melissa. Kasi alam ko, ang hirap nung kay Mel. Kasi yung anak ko, nagsuflute siya. Ang hirap din talaga. Pero, yun nga, I'm very appreciative dun sa fact na alam ko Love went out of her way and out of her comfort zone, and narinig ko naman talaga yung boses niya kahit may background siya. Kamusta naman? At damang-dama ko yung panginginig pero pinilit mong abutin, girl. Kaya dapat yung Mariah mamaya, ikaw ang mag-lead. Pag hindi kita narinig, patay ka sa akin, konyot ka. Babawasan ko yung reward mo. Okay, so yan. So si Love ang ating Miss Talent. Kabugera, itumba na rin yan. Okay, congrats, Love, at salamat sa lahat na nag-talent. Okay, at sa asawa ko nag-decide noon, kaya kung may reklamo kayo, sa kanya kayo magreklamo. Ako yun sa OOTD, sa visit attendance, sa kanya kayo magreklamo sa talent, ha? So, Meldy, alam mo na, sa kanya ka magreklamo. Kasi daw sobrang na exposure mo sa Itbulaga, girl. Okay. Okay, so na tayo sa serious. Okay, so dun nga, we are having this Christmas party because it's Christmas. So, ano ba ibig sabihin ng Christmas? Letter C, Christ died for us. Okay? So, because Christ died for us, si Jesus namatay sa atin, kaya may Christmas. So, sasabihin niya sa akin, oh, namatay pala si Jesus, eh, di ba nga yung Christmas is nabuhay siya, pinanganak siya. Eh, bakit sinasabi mo na yung pagkamatay niya? Kasi, si God lang, si Jesus lang yung namatay. Sa lahat ng daming Diyos sa mundo, may Buddha, may kahit iba't ibang religion, si Christ lang yung namatay na nabuhay ulit after 3 days. Hanap kayo ng ibang religion na ibang Diyos. Again, walang masama sa ibang religion. What I'm just trying to say is that si Jesus lang yung religion o yung God natin na nabuhay after 3 days. Hindi siya naiwang patay, hindi siya nasa sementeryo, wala siya sa Calvary, nabuhay siya. Anong ibig sabihin kung nabuhay siya? Ibig sabihin nun, hindi bilang tayo na tao din, ganun din tayo. Si Jesus, naging victorious siya dun sa death. Hindi siya naiwang patay. At kung tayo na may problema, para na rin patay, bagsak na yung espiritu, yung puso natin, ganun din yung pagkabuhay. Yung pagkabuhay ni Jesus means tayo mismo, victorious tayo. Meron tayong win-win situation. Kasi si Jesus, the mere fact na nabuhay siya after 3 days,
Ibig sabihin nun, ganun din tayo. May victory din sa atin. Okay. And that is why every Christmas, hindi ko masyadong iniisip na na parang ibig sabihin ng Christmas, parang nanganak, pinanganak si Jesus, happy-happy. Hindi yun yung tingin ko sa Christmas. Mas naaalala ko yung death ni Christ. Kasi hindi naman siya pumunta dito para magsaya, para makipag-inuman, para mag-party-party. Pumunta siya dito for a purpose, and that is to give his life. Klaro sa kanyang bababa siya dito para ibigay ang buhay niya sa inyo, sa akin, sa ating lahat. And so that means, kung ganun kayo kahalaga na ang Diyos magiging tao para sa inyo, ganun kanya kamahal. So ano pa kaya, kung kayang ibigay ni Jesus yung buhay niya para sa iyo, sa akin, ano pang hindi niya kayang ibigay? Yung jowa, pera, trabaho, good health, relationship man niya na maganda. Kung kaya ni God at ni Jesus ibigay ang buhay niya, ano pa yung maliliit na hiling natin? Diba? So, every time we wish and pray for something, we remember that, na Jesus came here para mabuhay tayo. And so, kung kaya niya ibigay yung buhay niya para sa atin, ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Now, bata, tas meron siyang boat na ginawa. Tapos yung boat na yon, nilaro niya, pinaagos niya sa tubig. At syempre, anong may expect mo? Syempre, dadali ng current sa malayo. E di nawala yung, ano, yung boat. Okay, Mona Lisa, ituloy mo. Perfect attendance ka, girl. O, di ba kumakain ka niya, no? O, wala ka, girl. Bawiin yung itumba. Okay, so yun na nga. So, naanod yung bangka niya at nakuha ng iba. So, one day, gala siya, ganyan. Siguro nakita niya sa SM Department Store. At nakita niya, sabi niya, uy, eh, ito yung ano ko, ah, yung boat ko. So, sabi nung ano, nung may-ari, hindi mo yan boat, ganyan, ganyan, ganun, ganun. Kasi yun, may pirma ko, ako gumawa niyan. So, sabi nung ano, eh, wala na, finder's keeper, ako na yung may-ari niyan, bilhin mo. Ang ginawa ng bata, eh, di ba, syempre, the mere fact na gumawa yung, ng boat yung bata, walang pera yun, kaya nga gumawa, di ba? Binasag yung alkansya, kinuha niya lahat ng ipon niya, at binili niya yung boat. Anong ibig sabihin nun? Yung batang yun, si Jesus, siya na yung gumawa sa atin, ginawa niya tayo, eto tayo, nawala, naligaw. And then, nakita niya tayo, ganun niya tayo mahal, pwede naman siyang gumawa ulit. Sabi, ano ko, pasaway naman yan si Meldy. Gagawa na lang ako ng isa pang kapatid ni Meldy na mas hindi pasaway. Yun na lang. Pabayaan na lang yung pasaway. Hindi eh, binalikan kanya. Binalikan kanya at binayaran kanya ng buo. Hindi niya sinabing baka may discount, ako naman may gawa niyan eh. Hindi. Wala siyang, di siya nag-isip na parang, gawa na lang ako ulit. Sige na, bye-bye. Hindi eh, binayaran kanya ng buo. Hindi siya nag-ask ng discount, hindi siya kuripot. Kasi gusto kanya, pag-aari kanya. So, hindi ka lang niya ginawa. Binayaran ka pa niya, ni-restore kanya. So, dito tayo sa letter H. And that is why, kung klaro sa'yo na God paid for you, God ni-redeem kanya, kinuha kanya ulit, galing sa kay Satanas, galing sa kasalanan, sa mundo ng kasalanan, ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Which is letter H, healing. Kailangan natin lahat yan ngayon. Nagka-COVID ka man o hindi, pwedeng yung physical mo okay, pero yung puso mo bugbog na. Kasi ako talaga bugbog na talaga. Kasi yun yung suicidal. And madalas, when we act very, very strong, it is when we actually, mas nakakatakot. Yung wala kang sign na nanghihina ka na, yun yung mas nakakatakot. Kasi yun yung parang nagkukunwari. Kasi yun yung mas mabigat ang dala most of the time. And so, dahil, just a reminder na Christmas also brings healing. Healing meaning God already paid for that. Sa bawat latay, sa bawat palo, sa bawat hampas, sa bawat dura, healed na yun eh. Pinagaling na ni God yun. Pagod ka na kasi parang feeling mo mag-isa ka lang. Pagod ka na kasi parang feeling mo kada nalulungkot ka, yung iba nagbabakasyon na, kamusta naman, ikaw bahay ka lang, bahay CR lang, kwarto CR lang, buti nga si Meldy nakakalabas. Di ba, nakapag ano pa, TV casting pa yan, o di ba? Kumbaga, di ba, ako nga talagang, pero alam mo kung titignan mo, ano ba yung kinakapagod ko, ano ba yung kinalulungkot ko? Kung kumpara ko dun sa nawalan ng bahay, kung kumpara ko dun sa mga namatayan,
parang kapal na mukha kong mapagod. Parang kapal na mukha kong, ang kapal na mukha kong masabi na kailangan ko ng healing sa yun, sa COVID, ang layo. Hindi, God, hindi pala ko kailangan ng healing. Kailangan ko lang pala maging grateful. Kasi nakatingin ako sa blessings ng iba. Hindi ko tinignan yung meron ako na wala yung iba. And that's what we miss the most. Madalas parang feeling natin, depressed tayo, pagod tayo. Pero nakakalimutan natin, ikumpara na, teka lang, may bubong ka pa, girl. May damit ka pa. Wala ka ngayon sa mga nawala ng bahay, nasunugan, or namatayan. Diba? So, malaki pa rin bagay. Blessing pa rin. So, sino ka para ma-depress? Again, posibleng walang personal battle. Kasi, kung walang personal battle, para mo na rin sinabi na hindi mo kailangan si God. So, the mere fact na may, na may God ka pa, may personal battle ka. And, kung maiinggit ka lang sa kapwa at ipipinpoint mo lang yung meron sila tapos di mo titignan yung sayo, you'll always feel na dihado ka. And so, mapa-healing physically, emotionally, spiritually, psychologically, let us always remember na we just have to see kung ano yung bagay na meron tayo. At Happy 2021! This year, be more generous and consider to like and subscribe. Connect with me on Facebook, DM me on Instagram, or learn more about me on my blog, misinformation.blog. See ya!